Group Pacini, Celeste, ako, and another friend of ours. As hindi nila ako pinapansin sa group chat. So, nag-text ako, naglagay ako ng message na, kailangan tayo magkita-kita, ikakasal na ako ulit. As hindi pa rin sumasagot, sabi ko, buntis ako. Uy! Nagsagutan sila lahat. Out of a, para lang mapapansin nila ako. Tapos ngayon nga lang tanong nyo sa akin. So, napaisip ako kung talagang handa ako. As of this moment, sa dami po ng ginagawa at projects na binibigay po ng Viva, parang wala akong oras. Yun po yung totoo. Kasi talaga akong medyo siksik po ang blessing po na binigay ng Viva. Kung mga February ho siguro. Ilang buwan lang ah. Oo, mga February ho siguro handa na ako. Hindi ka na busy noon. Hindi na ho masyado para makaabot naman ako ng Valentine's. Okay ba yun? Pero yun po yung totoo. Pero ngayon po hindi ako niaabot ng Pasko. Baka maghiwalay kami ng New Year. Yun po yung totoo. Kasi magiging unfair yung time. Yeah, exactly. Magiging unfair yung time, saka ayoko rin maging dehado yung anak ko sa oras. Because right now, it's either work or Quentin. Yun lang po ang ginagawa ko. So other than that, I don't think I have time for another person. Unless makahanap po ako ng tao na matutong mag-adjust ng bonggang. Yun nga yung tinutupag parang tanong sa'yo kanina. Baka ikaw mismo, medyo hindi pa rin paghanda talaga. Kasi nga yung situation. Oh, exactly. Baka February po. Baka nga. Hindi ba parang package deal dapat yun? Exactly. Oo, oh, dapat package deal po talaga. Kasama talaga sa'yo. Ikaw lang. Exactly. Kailan taon anak mo? 16. Binata. 16 years old. Ang maganda lang ko kay Quentin habang buhay ako may baby boy. Kasi parang hindi tumatanda yung bata, di ba? So, yun lang ang kinaganda. So, pag may dumating ho na bagong tao sa buhay namin, madali, very accepting naman si Quentin, walang problema. Ang tanong ko lang, accepting din ba yung tao na yun pag pumasok sa buhay niya? Mas una yun dapat. Yes. Baka yun ang takot ko, kaya hindi ko masagot, kaya dinadaan ko sa patawa. Mm. Yun ang takot ko na baka... Kasi diba, umisipin mo parang 16 na siya tapos... Doon kasi pwede ka ng pagkaroon din. Improvement na ba sa kanya? Ay, oho. Oho, malaki na ko. Ah, talaga? Malaki na po. Ano yung progress? Anong age level niya? Ah, ngayon o 8. Ah, okay. 8 years old. Nice na, nakakaano na. Ah, oho. Oho. Magaling na ho mag-memorize ng mga bago, ano, mga pangalan, kung saan pupunta, nagtatanong na. Ang problema lang ho ngayon, lahat ho ng bagay sa kanya nakaschedule. Gusto niya nakaschedule. Organized. Sobra. Oh, ganun. Hilig ho niyang mag-stack, mag-ayos. Pag may bukas na pinto, isasarado ho niya. May mga ganun. May mga ganun ho siyang ano. So, malaki yung development ni Quentin. Socially, mentally, nagtatry siya mag-comprehend what is right and wrong and proper. So, mas pag sinabihan mo siya ngayon, hindi niya agad maiintindihan yon, so bibigyan mo siya ng a few minutes, mga 30 minutes an hour, bago niya maintindihan, ah, mali pala yun. Saka ho lang magsisink in sa kanya yun. Hindi mga ganong bagay. Eh, dati ho kasi talagang parang wala eh. Hindi ho niya alam yung mali sa tama. Ngayon ho, medyo alam. Yes. Yes. Nag-aaral po siya. Kasi ang school, di ba? Opo. Inclusion. Actually, sa school, inclusion, may mga batang normal kids and kids with disabilities. Maganda po yun. Saan siya nag-excel? Ngayon naman, mahilig ko siya sumaya. Kasi pag mayroon silang isang bagay na forte na talagang angat na angat naman sila. Ang problema ko kay Quentin, with autism, kasi usually, they really excel in one thing kasi doon lang nakafocus. But ang problema kasi with Quentin is may autism siya and may ADHD. Mm-hmm. And ADHD is walang focus yung bata. So palipat-lipat. So lahat ngayon, ang ginagawa niya is all to expel his energy. So he jumps, he dances a lot. Mula umaga hanggang gabi. Walang OA po yun. Oho. Gumigising ho yun as early as 4:30 in the morning. Magsasaksak na yun ng CD, sasayawan na niya yun. Hanggang bago pumasok ng school, pagbalik niya from school, sasayaw na naman siya. Yun po yung ginagawa niya. Mahilig ko siya magsimba. Yun po talaga, mahilig talaga siya magsimba. So wala pa po siya talagang, hindi ko masabi ko ano yung nag-excel siya na bagay, pero mahilig ko siya sa music. Totally ba, wala rin siyang contact doon sa tatay niya? As in totally? Simulat-simula. Wala naman. Oh, bad.
Oo. Bayaan yun ako. Bayaan na natin siya. Diba? Bless ka. Oo. Marami ka. Actually, sabi nga nila, pag may ano kang gano'n, maswerte ka sa pagbago. Actually ho, kasi siguro sila sabi nilang maswerte kapag may anak kang ano, may disability, kasi bumabait ka bilang magulang. Kasi marami kang pinagdadasal. 'Di ba? Totoo naman eh. Marami kang pinagdadasal, marami kang iniingatan, so bumabait ka. Tingin ko kaya sinabi nilang swerte. 'Yun po yung totoo. Ano pa nabago sa iyo nung lumabas ang anak mo? Kasi ang dami mong sacrifices na ginawa eh. For him. Ano ah? Malima sa kumonti po ang paglabas ko, paghimik ko, I think I tamed down so much. Kasi I have to learn to tame down and calm down for my son to calm down. Sabi nga nung doktor ko, Candy, nagtataka ka pa kung hyper si Quentin. Eh, di ba hyper ka? Eh, sobra namang hyper ka. Sobra na. Pero pag magkasama kaming dalawa, it is the most difficult because I have to calm down. So, dun po ako mas pagod. Yung pakalmahin ang sarili ko for him to calm down. So that's not you. That's not me. Parati akong hyper, on the go, so ganun. Marami pong bagay. I learned to bite my tongue, use words properly, see things positively, ganun po. Yung dati, kung dati laitera ko, lahat na lang. Ngayon, I use proper words because especially nung hindi pa siya nakakapagsalita, I learned that kahit hindi pa sila nakakapagsalita, they comprehend, I mean, they absorb so much all, everything, hindi lang nila nasasabi. So, kailangan puro positive words yung lumalabas para yun ang na-absorb niya. So, imbis na pagalita mong, bad yan, ay, ang kulit-kulit. Parati ko sasabihin, kunyari, pag nananakit siya, sasabihin mo, good hands, good hands. Good mouth. Good boy. Yung parating ano ho, positive. Yung the encouragement. And I've, ang malaking bagay po na nag-iba sa akin is I've become more grateful. Because I've seen, there are so many things that we take for granted. Yung po ang totoo. Kasi yung simpleng pagsalita, pag-communicate, pag-open ng hands, yung po yung mga bagay na hirap na ginawa ng anak ko. Yung pag-pick up ng 25 cents, di ba ho? Pero, so many things we take for granted, then I realize, wow, it's a gift pala. Yun ho. Parang kaya sinapreposyon for him talaga. Diba? Kaya yung paglabas-labas mo with your friends, pag-gimmick-gimmick, di ba? And mabuti na lang kung understanding ang mga kaibigan ko. Dahil hindi na po ako lumalabas, sinala lang ako pumupunta sa bahay. Tapos pag lumabas si Quentin, pag sinabi niya, Mom, uwian naman sila. Wala naman masyadong reklamo. Oo, ganun ako talaga. So, saka I think every mother would do the same. Hindi ko masasabi na exceptional po yung ginagawa ko. I think lahat po ng magulang ganun. When you're at work, who takes care of it? My mom. Okay, at least nandiyan ang mom mo. Opo, my mom. And meron po akong, ang tawag ko po sa yaya ng anak ko ay business partner. Yung pong business partner ko talaga. Naniniwala po kasi ako na kung wala siya, hindi ako makakanegosyo ng maayos. Kaya ang tawag ko sa kanya, business partner. Ano yung message mo dun sa mga family na may the same situation like yung sa autism na kids? Parati ko nga sinasabi, don't feel bad about it. You just have to embrace it. Ang dami pa rin ho kasing tinatago, nagugulat, kinakabahan, kinahihiya. Actually, ang term ko nga, baka hindi kinahihiya eh. Hindi lang nila alam kung ano pong gagawin. Ang sa akin lang po ay, you just embrace the situation given in front of you. Tanggapin lang. Just embrace the situation. Accept it. And just go with the flow. And new blessings and miracles will come. Doon ko talaga ang simula eh. Yung tigilan na natin na mag-deny na, naku, ano lang, matigas ang ulo, spoiled lang, delayed. Kasi the more that we do not accept the reality in front of us, the more na hindi natin matutulungan yung bata. Ganun lang mo kasi. Ikaw ba, madali mong natanggap as a kindino? O nasa stage ka rin ng in-denial before? For a time. Yung totoo, hindi ako dumaan sa denial kasi hindi ko naintindihan kung ano yun.
nung sinabi sa akin na your kid needs therapy, occupational, speech, and ganyan-ganyan. Tapos nung, kasi pag usually pupunta kang doktor, meron yung checklist eh. Mahilig ba yan sa bilog? Nag-crawl ba yan? Hindi po nag-crawl? Dumaan ba yan sa developmental stages? Ay, hindi ho, ganyan-ganyan. Nagsasalita ba? Naglalaway ba? Yung mga gano'n, nagpa-flap ba ng hands? Karamihan po sa mga tanong, talagang excellent ang sagot ko. 5, yung talagang opo, opo, opo. So, after sabi niya, kailangan mo ng therapist, ito, ito, ito. Eh, kakahiwalay ko lang nun eh. How old was he? 9 months. Wow. Wala pang ano? 9 months, early intervention po ang nangyari sa akin. Kasi 9 months ko, nagpa-check na ako ng mata. Kasi minsan, minsan dole, minsan banlag, iba-iba ko. Tapos binigyan na... Minsan mabasan yung tingin. Oho. Tapos binigyan na siya ng salamin, parang 500, wow, para matuto. Paas. Oho. Ganun talaga, para matuto mag-straight, mapilitan siya. As after po nun, ang nangyari ho, nung sinabi ng doktor na kailangan po ng therapy, umuo ako kagad. Sige ho, gawin natin yan. Saan po? Kailan? Hindi ko ko sinarealize. Akala ko ho, pag nag-therapy, eventually ho, gagaling. It's only after a while, doon ko na-realize. Lifetime. Opo, hindi pala gumagaling. Lifetime pala ito. Nung pumupunta na ako ng therapy, nakikita ko na ibang bata, nakikita ko na yung sitwasyon ng ibang magulang, yung lahat. Doon lang dahan-dahan nag-sink in sa akin na. Ito pala yun. Ay, ito pala yun. Iba pala to. Hindi pala to nakukuha sa biogesic, yung ganon. Kasi hindi totoo. Hindi nag-sink in agad sa akin. Kasi nung nasa doktor ako, ang feeling ko, oh, tige, ano ko kailangan? Game, gawin ho natin yan. Yung ganon. So, hindi ako dumaan sa denial. Dumaan ako doon sa shock, siguro, yung... tapos, kung nagsisink in ako, doon lang ako talaga naiyak. Doon ko nalabas. Oo, doon ko nalabas. Yung parang, oh my gosh. As, yung iyak pa rin yun, hindi yung lahat, yung everyday, ito yung bumabag sa therapy. Doon ko lang naramdaman yung burden, ito yung pumupunta ako na, ay, oo nga. Ay, oo nga, oo nga, oo nga. Ay, so paano kung hindi siya nakapagsalita? Ay, paano kung hindi makapaglakad? Ano mangyayari kung mamatay akong una? Yung doon na ho yung pumasok after a while. Hindi ka nagkaroon ng tanong na, God, bakit si Kim? Hindi na ho. Hindi na po ako nakaabot sa ganun tanong. Kasi ho, yung totoo, humingi na po ako agad ng tulong. Kailan mo natanggap yung kanon na talaga na, this is it? I mean, yun na po yun. Dire-diretso na ho yun. How old was he then? 1 year old. 1 year old. Okay na po kami. Kasi after nun, after nila diagnose, I mean, I went to the States because I had a tour. Siya kakita ko ng ibang mga bata. Then I went around. And Direk Wen was still alive then. Dinala ako ni Direk Wen sa mga center. Para maintindihan mo. Para maintindihan ko. Sa Amerika. Sa Amerika. Dinala ko ni Direk Wen. Hindi ko alam kung para intindihan ako o para parusahan ako. Pero sa bawat city, humahagulgul ako habang nagka-stand-up comedy kami. Diba? I remember that. Sabi ni Direk Wen sa akin, ito ang pagtrabahuhan natin. Yun. At is ngayon ang pananaw mo dahil parang meron kang baby forever. Yung ganun yung tingin mo. Uh-huh. Yung dating sa'yo, kaya maganda. Ano na siya, masaya na siyang kausap? O yung pag na... Masaya po siyang kausap. May ADHD siya, hyper siya. Hyper po siya. Hyper po siya. Hyper na po ako, di ba ho? Mga 5 times. Wow. Oo. Hyper po talaga siya. Pero naku-cure yun eh. Kasi si Ed, si ano, yung anak ni si L.S. Santos, yung singer-actor. Apo. ADHD yan eh. Family, ano lang daw talaga ang nakaano sa kanya. Depende ho kasi, may mga streams din ho yan, may mga levels din ho. Yung pagka-ADHD po ni Quentin has sensory integration problems, na palga, nasasakta, na untog, hindi ho nagre-register sa brain, yung pain. Yes. Diba minsan pag sobrang taas ng energy natin, kaya natin buhatan yung aircon, tatakbo tayo, di tayo, di natin, or kunyari, mataas ang energy, nasugatan tayo, wala tayong nararamdaman, may ganun po siya. Hindi ho niya masyado nararamdaman. So, pag nagugulat lang kami, saka lang siya nagre-react. Pag gumawa ko yun, ha! Gagano'n siya. Ouch! ganon. So, depende ho yun kung anong level po ng ADHD. Ganon din ho sa autism eh.
may iba-iba hong ano yan. Parang normal na tao, iba-iba din ho. Candy, sa jowa ball, madre ka, di ba? Opo. Sa miracle insult number 7, madre ka. Opo. Tingin mo may gustong ipahiwatig mo ba? Na magmamadre ko ako? Hindi naman. At this point? Hindi naman. Sa buhay. Oo nga. Sa tingin eh, madre ka. Hindi po. Hindi, pero muntik na. Muntik na rin. Hindi ko alam, pero ngayon mo sinabi mo, pa, baka nga, no? Tapos nakaano ko pa. Nakakross ngayon. Ako ngayon, oo, para tama yung sabihin ko. baka nga, hindi ko talaga alam. Malay, oo nga, no? Religious ka ba? Religious is yung parati nagsisimba? Sa buwan. Siguro I can call myself more spiritual than religious, kasi yung religious, di ba, parang yung, medyo. I think Quentin made me to be like that. Prayerful. Kasi yung, yung mga pinagdaanan mo, hindi ka mong katalit. Hanggang ngayon. Kasi parang forever na ano yun, di ba? Pero, ba't ako naiiyak? Okay so, lang yun. Natural naman mo. Oo nga eh. It's pero natural. Hindi po ako malungkot ah. Gusto kong sabihin sa inyo. Siyempre pagdating sa anak, iba pa rin. Single parent ka po the longest time, di ba? I'm actually very grateful. Yun ho. Saka feeling ko, because of the need to be able to support Quentin, ang dami hong talento na lumalabas po sa akin. Natututo po akong magsumikap and sorry ho. Yun ho. I think because of the situation, I've learned to survive. And I've learned to develop so many other things than other than acting. You know. Pinaiyak nila ako. Uy, pinaiyak. Tears of joy ba ito? Ha? Nagpapasya na sila ng baby niya. Ano ba? Nag-ano na sila. Out of the country. Yes. Diba? Parang tatagwan. Talagang inilaban mo ng bongga. Wala ka lang talaga. Chums kong din labanan. Ay, lahat ng magulang ganun. Ayun na nga. Diba? Tayo naging softy. Oo, lahat ng magulang. Oo, ganun mo talaga. Meron pa kayong Christmas vacation? Or sa family? Kayo, mag-ina, wala? Kami ni Quentin. As of the moment, wala po kasi medyo madami pong ginagawa. Pangkabuhayan. Oo. Diba? Oo. Magtatrabaho mabuti para mami. Makapag-vacation po kami. Katsaksan. Renewal. Renewal. Forever. 10 years na ba si Ken? Ha? Five. Parang kasi ganun. Dahil matagal din namin din siya, parang Viva Films pa lang in the, yung mga bagets din siya. Yes. As namin na siya eh. Although kay ibang management company. Pero ano na siya, marami siyang ginagawa sa amin. Even before ako nag-on. Magdona Cruise, diba? Yung ganun. Dati. Kay Tita Mina pa lang. Oo. So parang, kaya parang matagal. Kaya matagal na actually, sa amin. Actually, when I was starting, Tita Mina was the one who offered me. Dati pa. To sign. 90s pa. Yes, Tita Mina. Kaya pa feeling ko nga ang ano. Opo. Marami kaming pelikula noon na nandos sa TV o makikita nyo. Bagets pa siya noon. Tama. Diba? So yun. Sila pag sila pa. Eh, hindi na. Si Kuya na ang ano heter. Kaya na eh. Siya na yun. Siya na yun sa films talaga. The Junior. Kwento mo na sulat ka na. Hindi pa. Oo. Sinabi ko ba, nagsusulat ako ng script. Ricky Lee. Pero kasi siyang material na kinukonsider namin na doing isang movie with Heaven's Best. So, pinabasa ngayon ng creative. More than likely pitch. Comedy, of course. Comedy. With a heart. Comedy, yes. Heartwarming. Heartwarming comedy. It's about friendship. Ikaw rin ang magbibida? Or may actors na? Dapat. Sana po, kasama ako. Mga kasama na. Meron akong proposed na cast. May proposed director na rin. Wala po. Wala pa akong proposed director. Pero yung cast, sana matuloy. Nag-aaral siya kay Mr. B. Correct.